Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayan po natin ngayon ay may kinalaman pa rin po sa tinatawag na pilferage, no? So, dun po sa nakaraang video, tinalakay po natin dun yung kahulugan, no? Sabi nga natin, pilferage is the act of stealing, no? Items in small quantities, no? Para hindi siya agad-agad na makita, no? Basically, nakikita kasi yan sa pamamagitan ng inventory, yung mga series of counts, no? Sa mga retail establishment. Well, anyway, itong ano natin is ito ay tumutukoy dun sa tinatawag na package pilferage. Okay po? No? Sa mga retail establishment, no? So, dito, sa videong ito, sinasabi rito na merong dalawang uri ng pilferage. Ito po yung tinatawag na casual at saka systematic, no? Casual pilferage at saka systematic pilferage, no? Yung casual pilferage po, yan po ay yung mga maliitan, no? Basically, masasabi natin na mga personal na pangkonsumo yung kanilang ninanakaw dito, no? Kasi pag sinabing casual pilferer, one who steals primarily for personal use, no? Because theft appears easy and there is little fear of detection. Diba? So, halimbawa, isang karton na tsokolate, binawasan mo ng dalawa o isa. Diba? Yung mga ganong tipo, no? Halimbawa naman na dyan sa mga produce or press items, di ba? Yung mga, tawag niyan, yung mga, sa mga nagtitinda ng manok, baboy, di ba? So, meron silang mga pamamaraan dyan na siyempre, kung mga tawag niyan, mga one port or mga ilang guhit lang naman, eh, hindi naman mapapansin agad-agad. Di ba? So, yun yung kanilang mga ginagawang mga modus dyan. Okay? Yung systematic pilferage naman po, o yung mga gumagawa, no? Yung tinatawag na systematic pilferer, no? So, steals accordingly, no? Steals according to preconceived plans, no? For the purpose of selling the stolen items or bartering them for other valuable commodities, no? So ito naman, itong tinatawag na systematic pilferage. So pwede natin itong maihalin tulad sa mga ito, siguro pwede natin sabihin professional to, no? Kasi preconceived plans. So, ibig sabihin, planado. Yung mga casual pilferage kasi, maaaring ito ang mga casual pilferer, maaaring ito ay dahilan ng kagipitan, di ba? Or kaya nga personal na pangkonsumo lang, no? Kasi nga, baka nagigipit, walang ibang pamamaraan, ayaw mangutang, ayaw na kung sakali man, wala na silang ibang maisip, kundi mangupit, no? Doon sa kanilang mga items, which is hindi naman natin yan kinokondone, no? Hindi naman natin yan, sabi nga natin, masama yan, di ba? Kaya nga after nitong video nito, tatalakayin natin, ano ba, paano ba tayo makakaiwas? Okay? Yung systematic pilferer, no, sabi rito, steers according to preconceived plans. Ibig sabihin, planado. So, ito pong mga systematic pilferer na to, maaari pong grupo ito ng mga empleyado, no? So, kasi ang pilferage po, kadalasan, mga empleyado po ang gumagawa nito. No, pag sinabing preconceived plan, meron na silang plano, okay, kung paano gagawin. Paano sila nakakapagplano? Kasi alam nila yung proseso, yung mga policy, mga procedure, alam nila sa loob ng mga retail establishment. Kabisado nila yan. So, nakikita rin nila kung paano yan lulusutan. Okay po? No, so, itong systematic pilferage, malakihan po ito. Okay? So, kadalasan po medyo meron tong substantial na amount, no? Or quantities. 'Di ba? Kaya nga systematic, planado, 'di ba? Maaring may mga kasabwat dito at ito ay maaring gawin hindi lang ng isang tao,
kundi ng ilang mga tao o grupo sa isang kumpanya. So yan po yung pagkakaiba ng casual pilferage at saka systematic pilferage. Okay po? Yan po yan ay bahagi po yan ng tinatawag na package pilferage dun po sa mga retail, mga department store, mga retail industry. Okay po? So muli, maraming salamat. Stay safe, be aware, and be alert.